You will lies deep way under the surface, and like a fire needs coal in the furnace. This is your goal that makes it all worth it. This is your why that gives you your purpose. Let's go. Thoughts can keep you down, pushing deep until you drown, or they can keep you up strong. Alam natin na isa sa mga dahilan upang mabilis lumaki ang ating mga muscle ay ang paggawa ng proper form sa bawat exercise na gagawin natin sa gym. At isa sa mga proper form na ito ay ang paggawa ng full range of motion. Pero bakit meron pa rin gumagawa ng half reps o partial reps? Alang-alang sa mga baguhan, narito ang halimbawa ng full range of motion at partial reps. Best teacher system I invest, never hidden, I ain't scared. Ain't no chicken, I take dares. I'll be winning, you get back what you're giving. Find the reason that you're living what you're... Ginagawa ang full range of motion upang ma-stretch at mapiga ng husto ang bawat muscle group na gusto nating palakihin. Samantalang kapag partial reps lang ang ginawa mo, maaring ma-stretch lang ang muscle at di gaanong mapipiga ito. O di kaya naman ay mapipiga lang ito pero kulang sa pagbinat ng muscle. Dito sa barbell bench press, nabibinat ang ating chest kapag nasa baba na ang bar. At kapag naitaas mo na ito, dito naman napipiga ang ating chest o tinatawag ding muscle contraction. Napakahalaga na ma-stretch at mapiga ng gusto ang bawat muscle group na gusto nating palakihin upang magkaroon ng muscle tissue damage. At dahil dyan, napakalaki ng tsansa ang pagtubo ng panibagong muscle sa ating katawan. May malaking pakinabang din ang partial reps pagdating sa muscle growth, mga kaprakti. Pero depende ito sa tao kung paano niya gagawin ang half reps. Halimbawa, kapag sa barbell bench press at half reps na ganito ang ginawa mo, ito yung half reps na wala kang mapapakinabangang paglaki ng chest. Madalas ang gumagawa ng ganito ay mga baguhan o di kaya naman ay mga ego lifter kung tawagin. Dahil sa sobrang bigat ng binubuhat ay hindi niya ito maibaba ng gusto. Pero kapag ganito ang paggawa mo ng partial reps, tiyak malaki ang benepisyo nito sa muscle growth. Dito sa seated dumbbell shoulder press, halimbawa, sa isang set na 12 reps na gagawin mo, pagkatapos ng 12 reps, idiretso mo ito ng half reps. Mapapansin na medyo bumilis ang paggalaw sa half reps. Normal lang yan. Dahil sa puntong yan, pagod ka na at ngalay na rin ang iyong mga balikat. Ginagawa ang partial reps upang gulatin o bugbugin ng husto ang isang muscle group na iyong wino-workout. Kumbaga, isinasagad mo ang iyong lakas dito. Kung saan pagkatapos ng 12 reps, madaragdagan mo pa ito ng ilang reps pa na partial reps. At pagkatapos niyan, boom! Sabog talaga yung muscle. Kaya naman, ito ay hinahalin tulad sa drop set kung saan halos pareho sila ng layunin ang magbigay ng extra pump sa ating mga muscle. That I see, I believe, I'll achieve as I breathe in and out again and again. I don't gotta sit in. Pagdating naman sa barbell squat, lalo na sa mga beginners, may mga ilan kasi na sobrang nahihirapan sila sa exercise na ito, kung saan hindi nila kayang ibaba ng gusto ang weights nang nasa proper form. Sa ganitong sitwasyon, magsimula muna kayo sa partial reps na ganito. Sa katagalan ay unti-unti ka ring masasanay sa squat, lalo na yung flexibility mo. Darating ang panahon na magagawa mo rin yung full range of motion dito. Gaya ng squat,
Sa deadlift, ay maaari mo rin gawin dito ang partial reps kahit sa simula pa lamang ng reps. Halimbawa, dito sa Romanian deadlift, ganito ang full range of motion nito. Sa exercise na ito, tinatarget ang legs, lalo na yung hamstring o yung likurang bahagi ng ating hita. Back, traps, shoulder, at iba pang maliliit na muscle sa ating back. Pero may mga taong gustong gawin ang deadlift na ito na ang gusto niya lang tamaan ay ang kanyang upper body. Ibig sabihin, gusto niya lang nakafocus sa upper body at hindi matatamaan yung hamstring niya. Kung ganon, gawin mo ang partial reps dito. Ang totoo niyan mga kaprakti, ginawan pa nga nila ng pangalan ito. Ito ang tinatawag na rack pull. Mapapansin na ang rack pull at deadlift ay pareho na mga posisyon ng mga paa, kamay at tindig. Ang tanging pinagkaiba nila ay ang range of motion. Dito sa rack pull o partial reps na deadlift, mas nakafocus lang ito sa ating upper body at hindi rin risky para sa lower back injury dahil hindi masyadong yumuyuko ang ating upper body kumpara sa regular na deadlift. Sa ating recap, hindi porket half reps o partial reps ay maling form na ito. May mga maling form kasi kung titignan, pero may ibang layunin pala ito at malaki pala ang pakinabang nito pagdating sa muscle growth. Muli, ginagawa lang ang partial reps sa bawat pagtatapos ng mga regular na reps sa bawat exercise. Ibig sabihin, hindi pwedeng gawing puro partial reps lang sa bawat set. Maliban sa mga ibang exercise gaya ng rack pull. Well, that's all up to you and your mind. Do you doubt anything, everything? Bago ka sa channel ko, please subscribe, like, and share. At pakiclick mo na rin yung notification bell upang lagi kang updated sa aking mga videos. At lagi kong sinasabi, ang paglaki ng muscle ay hindi nakukuha sa pagbubuhat lamang. Kailangan mo rin dito ng sapat na tulog at tamang pagkain. Hanggang sa muli mga kaprakti, God bless! Ain't no chicken, I take days. I'll be winning, you get back what you're giving. Find the reason that you're living, what you're good at, all your gifts and what you love. Take a risk and find out what you've been missing, yeah.